Hi guys, welcome back to my channel. Manay Ace is here, isang YFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pag-usapan natin, ano pin natin pag-usapan? May share ko sa inyo, gaano nga ba kahirap ang maging isang kasambahay dito sa gitnang silangan or Middle East? Para po sa akin, ito siguro yung lugar para sa mga kasambahay na talagang mahirap. Napapanood nyo naman siguro sa mga balita, di ba? Maraming mga minamaltrato. Pasalamat na lang ako kasi yung amo ko siguro mabait sila, may takot sila sa nasa itaas. Kaya awa ng Diyos, hindi naman sila ganun sa mga katulong nila, wala naman silang minaltrato. Pero yung isi-share ko lang sa inyo, gaano nga ba kahirap ang magtrabaho bilang kasambay. Kasi siyempre base sa experience ko, naranasan ko na at nararanasan ko pa rin hanggang ngayon. Tulad na lang ng talagang mahirap, lalo na katulad namin dito na wala kaming day off. Once a month lang kami nakakalabas para magpadala ng pera. May oras pa yon. 2 oras lang kailangan kaming bumalik na. Tapos kung gustuin nilang anong oras sila mag-utos na mag-utos. Walang pahinga, walang pwedeng walang tulugan ba? Para nga sa akin, mas gugustuhin ko pa siguro maging construction worker na lang kasi ang construction workers dito, kung hanggang 5 PM lang ang trabaho nila, kung may overtime, may dagdag din sa, diba, sa amin. Kahit 24 oras siguro kami magtrabaho, talagang wala. Yun lang ang mahirap sa kanila, ang pasahon dito sa amo namin. Tapos palagi silang may bisita. Ang sahon namin dito maas, lagi pang delay. Yun ang mahirap dito sa mga amo namin na to. Mabait sila sa mabait. Kumain ka, malaya kang kumain. Pero hindi naman natin mabubuhay yung pamilya natin sa Pinas kung sa kabaitan lang nila. Kailangan natin magpadala, di ba? Remittance nga. Kailangan ng ating mga pamilya. So yun ang pinagdadaanan namin ngayon ng kasama ko rito. Tapos dati 3 kami rito. Ngayon 2 na lang kaming kasambahay. Marami kami pinapasahod. Nagbabawas na sila. Sigaw ang asa nangyayari, siguro apektado rin yung kanilang pasok ng pera sa kanila. Pati kami damay na rin kasi ngayon lang nangyari ngayong taon. Anong last 2020 rin, laging delay sila magpasahod. Hindi sila nagtaas pa ng pasahod. Tapos ang bisita talaga nila guys, lagi silang nagbibisita. Walang, hindi mo na alam kung saan mo isisiksik yung oras mo sa paglilinis ng mga kwarto nila kasi sa storbo yung langaw. Kasi natutulog sila sa araw, may pumapasok sa trabaho, may natutulog sa araw, paano malilinisin mo yung kwarto nila sa gabi bago sila matulog na naman. Saan mo isisiksik yung pamamalansya paglalaba? Ang laki-laki pa ng bahay nila guys. Pero wala yung problema kaso mahilig talaga sila magbisita. Walang tigil ang luto nila guys. Ganito dito sa gitnang silangan. Ako ano na ako dito, 10 years na ako rito. Mag 11 years na nga ako. Ganun talaga sila, walang pagbabago. Kaya kung gusto nyo magpunta rito. Tapos sa mga personal naming gamit guys, hindi kami libre pa. Doon sa sweldo namin na yun, babawasan pa namin yung pambili namin ng mga gamit namin. Alam nyo na yung mga personal namin ginagamit. Hindi nila sakop. Tapos lagi pang, naglalabas lang ako ng sama ng loob ko sa inyo guys. Baka, istorbo talaga itong langaw na ito ah. Kinikwento ko lang sa inyo guys, baka gusto nyo, baka may makapanood dyan na pupunta rito sa Saudi Arabia. Swertihan lang talaga ang magkaroon ng amo. May libre naman pala kami yung okay na yon para sa amin, okay lang yun. Ayun si Malu, yung kasama kong taga Laguna. Shoutout sa mga taga Laguna dyan, kapitbahay ni Malu's vlog. Tapos libre naman kami sa wifi guys, okay na yun. Kaya kami nagba-vlog para kasi libre ang aming wifi. Hindi imot-imot ako, nandito ako sa kusina. Baka mapadaan kayo sa Saudi Arabia, makapasok kayo ng kasambahay katulad namin, lakasan nyo ang katawan nyo, ang habaan nyo, ang pasensya nyo kasi mahirap dito maging sa totoo lang mahirap maging kasambahay dito.
Kasi ko, pag may, lalo na kung may alaga kayong bata, guys, dadalhin kayo kung saan-saan. Walang kain yan, walang ano. Ang mga paanyo, ang mga ngalay. Kami dito nangangalay, ang mga braso namin kakaluto ng mga pagkain ng mga bisita. Ganito dito sa Middle East. Walang rest day. Ganon dito ang buhay namin. Tapos ang sahod, mababa lang guys. Hindi kakasya sa mga, kung may dalawa kang kuleyo, tatlong kuleyo. Tapos ang tax pa dito, tumaas na. Yun ang katotohanan dito guys. And thank you so much for watching. Sana ay may nai... Sinarado na ni Malo yung pinto. Bye-bye na Malo. Thank you so much for watching guys. Sana yung mga makakuha kayo ng idea o ready kayo sa pagpunta nyo dito. Lakasan nyo ang... Kailangan malakas yung katawan nyo. Laging malakas. Yun ang kailangan dito. Maghihintay ako nung amo na umuwi. Galing sa trabaho. Magpapakain. Kaluto na ako ng lunch guys. Ayun si Malo, maglilinis yun doon sa tambayan. Tapos may pasyente pa kami, yung amo namin lalaki. Hirap-hirap, iaakit yung kanyang ano. Ganito kahirap guys. Hindi ka pwedeng umayaw, hindi ka pwedeng magreklamo. Kasi ang rason dito, pinapasahod ka, diba? Kahit anong iutos sa'yo, kahit anong oras ka utusan, kahit masama ang pakiramdam mo guys, kailangan mong kumilos. Kaya nga ang motto ng mga OFW, bawal magkasakit. Bawal magkasakit talaga guys. Kasi kahit may sakit ka, wala kang magagawa kundi magtatrabaho ka kasi yung ano yung naka-assign sa yung trabaho, kailangan mong gawin yun. Kaya kailangan think positive lang. Makaka-uwi rin tayo, makakapagpahinga tayo sa Pinas. Kaya bawat sintimo na ating kikitain, kailangan nating pahalagahan at mag-ipon na mag-ipon para hindi na tayo bumalik at maging OFW pa. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.